Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Nakabantay ngayon kay Sotto ang Utah Jazz guard Jordan Clarkson para masaksihan ang development at makapagbigay din ng kanyang payo. Nakikita niya na si Sotto ay hardworking sa development league pero hindi pa daw ito sapat. Ayon sa kanya, kulang pang pag-workout ni Kai kasi ang pangarap niya hindi din basta-basta. Ang NBA dream, hindi na dadala yan sa pa-hardwork-hardwork lang. Dapat, mataas din ang IQ sa basketball. Ayon pa kay Clarkson, ang pinakamagandang may papayo niya kay Sotto ay manatili siya sa gym, huwag siyang aalis, at mas dalasan pa ang pag-iensayo. Kahapon kasi sa media, napaunlakan lahat ng mga Filipino sports writers na makunan siya ng pahayag. Dagdag pa ni Clarkson, magandang bagay yung nakikita na si Kai naglalaro ngayon sa G League Ignite Squad. Pero dapat, i-maximize pa lahat ng opportunities at matuto sa lahat ng experience. Si Kai ay napapalibutan ng mga profesional na tao at ang mga ito ay NBA coaches, staff at retired players. Ang pakikibahagi sa kanila ay dapat magsilbing experience at matuto mula dito, especially sa kanyang edad. Pinaliwanag din niyang mabuti na dubaan daw siya dito. Yung experience niya sa NBA Development League talagang hindi niya malilimutan dahil sa sobrang hirap. Tapos, pagpasok niya sa NBA medyo matagal-tagal pa bago nakilala at nabigyan ng mahabang playing time. Paglipat niya sa Utah Jazz, dito siya humataw at nakilala bilang one of the best sixth man. Pinayuhan din ni Clarkson si Kai na magtiwala sa process na dinadaanan niya ngayon para maabot ang pangarap na makaapak finally sa NBA. Ang lahat ng pagpupursige ay magbubunga lang pagdating ng panahon. Lagi niyang sinasabi na huwag huminto sa pagsisikap at mag-improve palalo kasi hindi pwede yung malambot. Sa ngayon, ang main focus ni Clarkson ay mag-improve bilang player at matulungan ang Jazz na manalo na maging isang better team. Ayon pa sa isang NBA scout, si Kai Sotto ay kulang sa tigas. Prangka niyang sinabi na si Kai kapag nag-power play sa ilalim, agad yan natutumba. Mataas naman daw ang IQ ni Kai pero dapat i-develop pa ang kanyang weakness kasi minsan madali siyang naagawan ng bola at halos hindi na nakapasok sa ilalim. Dumagdag din sa payo ang kanyang teammate. Ayon sa kanya, dapat i-develop ni Kai ang kanyang footwork. Nako, mukhang andami pa nga talagang dapat i-improve kay Kai. May isang scout pa ang nagsabi na sa ngayon, hindi pa talaga pang NBA ang galawan ni Kai. Pero sana hindi na magtagal at makita din ng lahat ang improvement niya. Sana yung malaking improvement naman para mabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Sayang naman yung hard work ni Kai kung magiging undrafted lang. Anyway, sana hindi makaapekto kay Kai ang mga sinasabi ng mga NBA scouts. Ako personally, gusto ko na makapasok si Kai sa NBA kasi kapag nangyari yan, si Kai ang kauna-unahang Pinoy na full-blooded ang makakapasok sa NBA. Exciting, di ba? Eh kaso, hindi chicken feeds ang NBA. Buong mundo, masasaksihan kung gaano kakagaling magiging kahihiyan sa NBA kapag may player na hindi masyadong nag-excel. Pero sa case ni Kai, Pilipino yan at sobrang tangkad pa. Lahat ng Pilipino magiging proud kay Kai kahit ano man ang mangyari. Basta't gawin lang niya kung anong pinapayo ng mga experts at professionals. Ngayon naman punta tayo sa ating ikalawang update, ang tungkol sa isang player na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sobrang ganda ng performance at leadership niya sa Gilas. Kapag nagpa-draft daw ang player na ito sa PBA, tiyak na pag-aagawan daw siya sa lahat ng caliber teams. Ang good news pa nito ay si Dwight Ramos sang-ayon na magpa-draft. Pero hindi lang alam kung kailan. Si Coach Yeng ang humahanga talaga ng gusto sa kanya. Ayon pa kay Coach Yeng, pwedeng-pwede na daw siya mag-skip ng kolehiyo at magpa-draft sa PBA. Nakikita naman talaga kay Dwight na very stable yung offense tsaka defense niya. Matalino at no wasted effort kasi napaka-deliberate. Dagdag pa ni Coach Yeng, minsan lang daw ang may ganitong abilidad na hindi lang magaling sa pansarili, kundi magaling din sa kabuuan. May ilang players ngayon na pansarili lang yung galing pero hindi marunong sa team play. Meron siyang skill set na individual at meron din siyang abilidad na kaya pa niyang mapagaling ang buong team. Kahit sinong maging teammate niya, lumilitaw talaga ang kanyang galing. Sinabi mismo ni Coach Yeng sa interview na siguradong paglalawayan at pag-aagawan si Dwight sa PBA kapag nagkataon. Si Dwight ay nagkaka-average ng 12.7 points
5.7 rebounds at 2.3 assists. Siguradong magiging exciting ang magaganap na laban ngayong Pebrero kasi yung mga star players ng PBA makakasama na rin nila. Veterano at rookies magsasama. Ang ganda nun. Anyway, good luck sa ating Philippine national team. Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Jerry Castillo, Raul D. Bitco, Ronnie Boy Tagibaw, Jamar Rica Plaza, Diosdado Monsanto, Leonel Aliaren Family, Salvador Saig, Curry Green Updates na nagpapasubscribe po ng kanyang channel, Memo TV, Andres Biglang Awa, Break Time Vlogs, William Pabalate, Modhi, Mario Salazar watching from Italy, Tony Carmen, John Mark Cantos, Cornelio Ramos at kay Richard Jordan. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan yung video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat.